Yo, what's up sa lahat ng mga Duterte and Marcos supporters dyan? Ako po si Mr. Rio. Shout out sa lahat ng mga iyakin. Isa nagpatanggal ng group natin. Hindi ho kasama sa freedom of speech ang sirain ng imahe ng presidente namin at gumawa ng mga maling balita para i-brainwash ang mga kababayan natin. Konting respeto naman ho sa presidente namin. Kung gusto nyong respetohin namin ang mga hindi ka-respetong nagbayad sa inyo para siraan ng presidente namin. Sa mga biased na media at mga biased na journalists, hindi naman ho talaga kasi kayo patas magbalita. Dahil yung mga negatibong pangyayari lang ang inyong pinapakita. Halos bilang lang ata sa isang kamay namin ang mga positibong binalita nyo tungkol sa mga magandang nagawa ng presidente namin. Kaya lumalaban ho kami sa ganitong paraan. Kaya pag di nyo inayos ang serbisyo nyo, wala hong sisihan. At saka di ba naghamon naman ang digmaan ng mga yellow garbage sa social media? So this is how we fight. Gamit ang offline cyber tokhang with extrajudicial report at syempre kasama yung psychological warfare ni Dr. Salim Macdoom. At saka ginagawa nyo rin naman yun sa amin, di ba? So ano yun? Kayo lang ang pwede magpa-report, kami hindi. Kayo lang ang pwede magsalita, kami hindi. Kayo lang ang pwede mang-criticize, kami hindi. Napaka-unfair nyo hong lumaban. Lumaban kayo ng patas. Huwag kayong duwag. Palibhasa, manang-mana kayo sa mga amo nyong walang payag. At para naman sa mga estudyanteng exaggerated, hindi ho kayo na-hack. Pati nga ho sa akin nangyari din yun eh. Iniba ko lang ho yung password ko, tapos na. In-exaggerate yun lang talaga ang senaryo para ibaling na naman ang sisi sa presidente namin. At parang pinapalabas nyo pa na pinuponduhan kami at binabayaran kami ng presidente namin. Ni hindi nga ho kami kilala ng presidente namin. Sadyang ganun lang talaga sumuporta ang mga taong totoong nagmamahal sa presidente namin. At para sa mga taong sinasabihan akong binayaran ako sa mga video ang ginagawa ko, ito lang ho ang masasabi ko sa inyo. Hindi kayang pantayan ng kahit na magkanong halaga ang pagmamahal ko sa bayan ko at sa presidente ko. Yan ho ang itaga nyo sa mga kokote nyo. Ang mga nagsasabing bayaran kami ay yung mga taong bayaran para baliktarin kami. Dahil imagine niyo, pumapanig sila sa mali, sa Liberal Party. May supporter pa rin palang bobo ang mga Liberal Party na yan. Bobo lang ang susuporta sa inyo. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. At yung mga journalist naman na naghahanap ng mga negatibong balita, ang lalakas na mga pang-amoy. Ayun, boom, nagmukha kayong tanga. Dahil sa kakahanap yun ng mga negatibong balita, di nyo alam kung totoo ba ang mga binabalita nyo. Maging lesson ho sana yun sa inyo. At maraming salamat nga ho pala sa mga anonymous person na nagbo-boost ng page na to para maging siyang active lagi. Kung wala po kayo, malamang matagal nang wala ang page na to. Kaya maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng mga Marcos and Duterte supporters, sa lahat ng mga Duterte cyber warriors, sa lahat ng mga admins ng mga Duterte group sa social media, at sa mga katin ko na sina Master Salim Macdoom, Madam Morocchini, and Madam Marie, maraming salamat po sa inyong lahat. So dahil wala naman na daw yung group natin na DCW o Plan Cyber Tokhang, marami hong nag-request sa akin na i-post ko daw yung video instruction na pinost ko noon sa close group namin. Yun po yung instruction kung paano mag-report. Pero wala po akong intensyon na manghikayat ng mga Duterte supporters na i-report yung mga anti-Duterte or mga yellow-tard zombies. This is for educational purposes only. Para kung may makita kayong mga nagkakalat ng mga maling balita, alam nyo na ho ang gagawin nyo. So, ito na ho yung video. Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. At syempre yung mga Duterte Cyber Warriors. Hello po sa inyong lahat. Alam nyo naman na nagdeklara ng digmaan ng mga yellow garbage sa social media. Tinawag pa nila itong war on trolls. Pero di po tayo ang mga trolls, mga kapatid. Yun po yung mga bayaran nila. Nung nabuo ang Duterte Cyber Warriors page, sinubukan po ng team na i-report yung mga nareport nyo sa page na yon. Kaso di po siya naging effective kasi ang nagre-report ay paisa-isa lang. Pero nakaisip po ng magandang ideya ang team. Ipapakita ko po sa inyo ang example sa video na to. Pagka isa-isa lang ang magre-report, walang kwenta. Di natin sila matitibag. Eh kung sabay-sabay natin, parang ganito. Siguro naman magiging effective ang ganitong strategy para burahin ang presensya nila dito sa social media. Kamakailan lang nag-attack test tayo sa top 1 target natin. Pero di siya naging effective kasi yung buong page lang ang nireport natin. Dapat pala yung specific complaint ang ireport natin laban sa kanila.
kasama ang profile photo, cover photo at syempre yung mga pinopost nila para i-brainwash ang ating mga kababayan. I-report nyo lang lahat ng mga post nila hanggang gusto nyo. Pero syempre, mas marami, mas maganda. At pag na-report na natin ang mga post nila, saka natin i-report ang buong page nila. Tinawag po namin itong Oplan Cyber Tukhang. Pero kung ang Oplan Tukhang pinapasuko o pinagsasabihan ng mga drug pushers and drug users para sumuko, itong Oplan Cyber Tukhang wala nang sabi-sabi sa mga anti-Duterte sa social media. Extrajudicial report na kaagad. So ito na po ang instruction kung paano mag-report para po alam natin kung anong gagawin natin pag umatake na tayo. Game? First step, maghintay lang po ng announcement ng admin kung kailan at sino ang target natin para lahat present pag umatake tayo ng sabay-sabay. Sa announcement na yon, meron ng kasamang link ang target natin para isang click nyo na lang. Sample na po natin itong top 1 target natin mga kapatid. Just click the link. Second step, kailangan po nating i-report yung profile photo ng target natin. Just click the photo. Pag na-click nyo na po yung photo, just click option. Report photo. Select nyo lang po yung I think it shouldn't be on Facebook. And then click continue. And then select something else. And then continue. And then select po natin itong it describes buying or selling drugs, guns, or related products. Ito raw po ang pinaka-effective na option na dapat nating piliin. And then continue. And then click submit to Facebook for review. And then click done. And then third step, punta po tayo sa cover photo ng target natin. Same process pa rin po mga kapatid. Just click option, report photo, okay, select I think it shouldn't be on Facebook, and then click continue, and then select something else, continue, same settings pa rin po ah, select po natin itong it describes buying or selling drugs, guns, or related products, so click continue, and then click submit to Facebook for review. And then click done. And then fourth step, ito na po yung re-report natin yung mga post nila. Mas marami tayong re-report na post nila, mas maganda at mas effective. Sa mga post nila, may arrow po dito sa gilid. Same process pa rin po mga kababayan. Select I think it shouldn't be on Facebook. And then click continue. And then select something else. And then continue. Same settings pa rin mga kababayan. It describes buying or selling drugs, guns, or related products. So click continue. And then click submit to Facebook for review. And then click done. Okay guys. Mas marami tayong mare-report, mas maganda. Okay ba? Basta po itong process lang na ito ang sundan po natin. Para mas effective ang massive reporting natin. Nakita man to ng mga spy nila sa group natin, wala pa rin silang magagawa dahil karamihan sa kanila mga dummy accounts lang. At sobrang hirap po talaga kung bawat isang taong bayaran nila ay merong 10,000 accounts. Ang sakit sa ulo mo. Di gaya natin, talagang solid Duterte supporters po tayo. Walang dummy accounts sa atin. After po natin ma-report yung mga post nila, yung buong page naman po nila ang i-report natin. Okay, last step. Punta po tayo sa pinakaitaas ng page nila. Just click more, report page. Okay, select I think it shouldn't be on Facebook. It's hate speech. And then select this one, a race or ethnicity. And then click submit to Facebook for review. Okay,
So yun po yung instruction, mga kapatid, kung paano po natin i-report yung mga anti-Duterte sa social media. So paalala po ulit, huwag po tayong aatake na mag-isa. Antayin ang hudyat ng ating mga admins and moderators. Sana makatulong itong simpleng tutorial para lahat tayo makinabang sa pagsugpo ng masasamang bias na media, dummy accounts, bashers, and trollers. At bago magkalimutan, mag-iingat daw po kayo sa mga kiniklik nyo sa mga pinopost ng mga yellowtard zombie sa social media. Dahil baka gawin din nila yung ginawa ni Master MacDoom sa kanila. Yung baka may maklik kayong mga links na may malware. Dahil kung si President Duterte may mga drug matrix, gumagawa din si Dr. Salim MacDoom ng matrix ng mga nagkakalat ng mga maling balita. May iba na gusto lang sumikat sa FB, pero meron ding iba na mga bayaran talaga at pinagkakakitaan ang panloloko sa mga Filipino. So ito na po yung video instruction kung paano natin i-report ang mga anti-Duterte na yan. Alam namin na may mga spy na sa group na to, pero ano hubang magagawa nila kung sakali man nagayahin nila ang diskarte natin dahil mas marami tayo sa kanila. Karamihan sa kanila puro mga dummy accounts lang. E tayo, pag sumugod tayo ng sabay-sabay, solido yun, sigurado. So yun po yung video na nilabas ko noon sa close group namin, na yung mga members lang ng DCW o Plan Cyber Tukang ang mga nakakakita noon. So sa lahat ng mga nag-request, eh na po yung video ah. So paano po? Sa uulitin po ulit. Ako po si Mr. Rio.